Ito ang kasaysayan ng isa sa pinakasikat na commander sa kasaysayan ng Pilipinas. Ano ang kanyang kaugnayan kay Ninoy Aquino? Si Ninoy nga ba ang dahilan kung bakit nagkakilala si Joma Sison at Commander Dante? Bakit pinagtangkaan ang buhay niya ng kanyang mga kasamahan? Ano nga ba ang tinatagong lihim ni Ninoy Aquino kung bakit siya nakulong noong 1977? Kilalanin natin si Bernabe Boscayo alias Commander Dante. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, ang aming babagay tingin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Si Bernabe Boscayo o mas kilala sa tawag na Commander Dante o Abe sa kanyang mga kapatid. Ipinanganak si Commander Dante noong 1944 sa Capas, Tarlac. Ang kanyang mga magulang ay mga nangungupahang magsasaka lamang ng tubo. Maliit ang kita ng mga ito para sa walong anak, kasama na si Bernabe. Sa huling bahagi ng 1960s ay pumanaw ang kanyang ina sa sakit na tuberculosis at ang 7 taong gulang na kapatid niyang babae naman ay pumanaw sa sakit na meningitis. Walang sapat na kakayahang pinansyal ang kanilang pamilya upang ipagamot ang mag-ina at matapos mawala ng ina ay wala nang makatuwang ang ama niya sa pagpapalaki at pagsuporta sa kanilang magkakapatid. Kaya naman napilitan itong ipaampon na lamang sila kaysa pare-parehong mamatay sa sakit o tirik ang mata sa gutom. Sa isang hasyendero ipinampon ng kanyang ama si Bernabe at ang kapatid nito. Nang dumating na sa sapat na edad ng pag-aaral si Bernabe ay pinadala siya at ang kapatid niyang si Jose sa bahay ng kanilang patron sa Quezon City. Ngunit, hasyendero man ang nakaampon sa kanila ay danas pa rin nila ang hirap. Di umano ay inalipin at minamaltrato sila nito. Wala sa oras at hindi nakakakain ng ayos. Naalala pa niyang naiingit siya sa aso ng hasyendero dahil mas masarap pa ang pagkain nito kaysa sa kanila. Sa kabila nito ay nakapagtapos ng elementarya si Bernabe sa Burgos Elementary School at high school naman sa Roosevelt High School sa Cubao. Hindi lang hirap na pinansyal ang dinanas ni Bernabe, puno ng pasakit ang kabataan ni Bernabe. Minsan na niyang naranasang masaksihan ang pagsunog ng mga sundalo sa kanilang bahay dahil pinagbibitangan sila ng mga hasyendero na lumalaban sa gobyerno dahil nanghihingi ng dagdag pasahod ang mga magsasaka. Itinuro sila ng mga ito bilang kalaban ng gobyerno. Sa edad na 17 taong gulang ay bumalik siya sa Tarlac at nagtrabaho bilang mananabas ng tubo kung saan sumasahod siya ng 18 piso sa 6 na araw niyang pagtatrabaho kada linggo. Maliit ito kaysa sa minimum wage na nakatakda noong panahong iyon. Puro reklamo lamang at walang aksyon ang nagagawa ng mga kapwa niyang mananabas ng tubo. Kaya naman nag-isip siya kung paano magkakatulong sa mga ito. Nakausap sila ng isang matandang lalaki na dating membro ng Hukbalahap. Tinuruan siya nito kung paano siya makakatulong sa kapwa niyang magsasaka. Ipinabasa nito sa kanya ang libro ni Mao Tse-tung. At dito naliwanagan si Bernabe na sa pamamagitan ng komunismo ay matutulungan niya magkaboses ang mga gaya niyang mahirap. Dito namulat ang mata ni Bernabe sa kilusang komunismo. Simula nito ay naging mentor na niya ang matandang lalaki. Sa kanyang murang edad ay nagawa niyang magpasimuno ng isang maliit na pag-aalsa o pagpilitin ang may-ari ng lupa na dagdagan ang kanilang sahod. Tinipon niya ang mga kasamahan niya sa trabaho upang bumuo ng grupo nilang mga manggagawa. Nakumbinsi niya ang mga ito na sa ganitong paraan ay mapapakinggan ang kanilang hinaing. Nakitaan siya ng potensyal ng kanyang mentor. Nirecruit siya nito sa CPP at ipinakilala kay Joma Sison, ang founder ng CPP. Ginamit ni Bernabe Boscayo ang codename na Commander Dante upang magbigay pugay sa anak ng kanyang mentor na pinatay ng mga sundalo matapos din itong ipaglaban ang kanilang karapatan. Gumagamit sila ng codename o alias upang maitago ang tunay nilang pagkatao mula sa mga opisyal ng batas. Sa edad na 21 ay full-time na ang pagiging revolusyonaryo ni Commander Dante at pagdating ng edad na 23 ay naging district commander naman siya sa ilalim ni Faustino Del Mundo o mas kilala bilang si Commander Sumulong. Sa panahong ito ay nakikilala na si Commander Dante sa buong Tarlac at nang lumaon ay pati na rin sa buong Luzon. Kalaunan ay hindi na sapatan si Commander Dante sa pamamalakad ni Commander Sumulong. Kaya naman ay nag-recruit siya ng ilang mga kasamahan at nakipagsanib-pwersa kay Jose Maria Sison. Ika-29 ng Marso 1969 ay opisyal nang tinawag bilang New People's Army o NPA ang grupo na binuo ni Commander Dante sa Capas, Tarlac. Ito ay magsisilbi bilang militar na pakpak ng CPP. Sa umpisa ay mayroon lamang silang 35 miyembro at kagamitan na 10 rifles. At bandang 1980s ay lumago na ang kanilang bilang nang humigit kumulang 20,000 at nagpakalat sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na nagsilbi
bilang isang malaking hamon sa rehimeng Marcos noong panahon ng martial law. Isa sa mga dahilan kung paano nabuo ang CPP-NPA ay dahil sa taong 1971. Napasama si Commander Dante sa listahan ng mga armadong grupo na wanted ng otoridad. Ayon sa Department Order No. 610, nag-alok ng pabuya si Undersecretary of National Defense Efren Plana ng 150,000 para kay Commander Dante at 50,000 naman para kay Joma Sison sa sinumang makakapatay, makakahuli o maging dahilan ng pagkamatay, pagkahuli o pagsuko ng mga ito. Kasama na ang pagbibigay ng impormasyon na magiging sanhi ng pagkamatay o pagkahuli ng mga ito. Ika-22 ng Setyembre 1972, isinama sina Commander Dante at Joma Sison sa sinasabing National Target List dahil sa aktibong pakikilahok ng mga ito upang makuha ang kapangyarihan at pwersahang sakupin ang gobyerno at ipinag-utos ang pag-aresto sa kanila. Ika-23 ng Setyembre 1976, inaresto na si Bernabe Buscaino sa tinatawag na Operation Scorpion. Sa edad na 32, nahuli si Commander Dante sa walang kahirap-hirap na paraan habang siya ay natutulog sa kanilang bahay. Dinalaw ni Commander Dante ang kanyang 2 linggong gulang na anak na babae at ang asawa niyang si Mila na pinalaya mula sa pagkakakulong noong Hunyo ng parehong taon. Si Mila na walang kaalam-alam ay ginamit di umuno bilang pain para mahuli si Commander Dante. Alas 3 ng madaling araw isinagawa ang paghuli kay Commander Dante. Pinalibutan ng mga sundalo ang bahay ng mga Buscaino at sumuko naman si Commander Dante ng mapayapa. Naglakad siya palabas kasama ang mga nakangiting opisyal ng militar para makuhaan ng litrato at mismong si Pangulong Marcos ay dumating din upang kausapin si Commander. Ayon sa pahayag ni Marcos sa isang correspondent ng Time na si William MacArthur, ukol sa pinag-usapan nila ni Commander Dante, he said the society is only for the rich. Sinagot naman ito ni Marcos na, I admitted there were still inequities but that we were trying to remove them. Maraming Pilipino ang duda sa nangyaring panghuhuli kay Commander Dante dahil hindi basta-basta mauhuli ang isang veteranong komunista at dating gerila ng ganoong kabilis lamang. Ayon sa opinion ng iba, ay luto lamang ang pagkakahuli sa kanya. Bago pa man mahuli si Buscaino ay sinampahan na siya at si Ninoy Aquino ng kasong subversion o violation ng anti-subversion law, Republic Act No. 1700. Ito ay sinasabing ang mga pinuno na may ranggo sa Partido Komunista ng Pilipinas at ang military na sangay nitong hukbong mapagpalaya ng bayan at ang New People's Army ay bumubuo ng organisadong pagsasabwatan upang ibagsak ang gobyerno sa pamamagitan ng pwersa o paglagay ng bansa sa ilalim ng pamumuno ng isang dayuhan na kapangyarihan. Ilan sa mga nagawa nila para sampahan ng kaso ay ang ika-isa at 2 ng Nobyembre 1965 sa San Miguel Tarlac ay binigyan ni Ninoy si Commander Alibasbas sa pamamagitan ni Commander Danilo ng ilang mga baril at bala na kinuha mula sa bahay ni Manuel Rodriguez upang magamit laban sa gobyerno. Ang mga armas na ito ay na-recover nang mapatay ang grupo ni Commander Alibasbas sa Barrio Almendras, Concepcion, Tarlac. Pagbibigay ni Ninoy ng .45 caliber pistol kay Commander Dante noong 1967. May kasama pang mga magazine at bala upang magamit laban sa gobyerno. Agosto 1967, binigyan ni Ninoy si Commander Dante ng .45 caliber na pistol sa bahay ni Leonida Arceo sa Barrio San Francisco, Tarlac upang gamitin laban sa gobyerno. Pagbibigay ni Ninoy Aquino ng 15,000 pesos noong Abril 1969 sa may 25 Times Street, Quezon City sa nasabing organisasyon upang magsagawa ng isang NPA-sponsored na demonstration sa Manila. Ngunit sa katunayan ay isinagawa sa Kongreso, Malacanang at American Embassy noong 19 ng Abril 1969. Oktubre 1969, sa Barrio Alto, Hacienda Luisita, San Miguel, Tarlac ay binigyan ni Ninoy Aquino ang mga commander na sina Arthur Garcia at Commander Dante ng 2 armored vest at 1 pares ng walkie-talkie upang gamitin laban sa gobyerno. Taong 1970 at 1971, nagbigay ng matutuluyan at pagpapagamot si Ninoy sa 25 Times Street, Quezon City para kay Roberto Santos alias Commander Felix
Selman, Benjamin Sanguyo alias Commander Pusa, at 8 pang may sakit o sugatang opisyal ng HMB at NPA. Ikapito ng Agosto 1967, kinasuhan ng murder sina Ninoy Aquino, Commander Dante, Peter Ilicano at Puryok, sinasabing sa huling araw ng Nobyembre hanggang ikadalawa ng Disyembre 1967 ay dinukot nila si Cecilio Sumat, isang kapitan sa Barrio Montrico, Las Paz, La Paz, Tarlac, mula sa tahanan nito at pinatay sa Barrio San Miguel, Tarlac. Si Cecilio Sumat ay isa sa mga nakikipaglaban para sa Hacienda Luisita. Ika-25 ng Nobyembre 1977, si Ninoy Aquino, Bernabe Boscaino alias Commander Dante at Lieutenant Victor Corpus ay natagpuan ng Military Commissions No. 2 na nagkasala sa kasong subversion, murder at illegal na pagmamayari ng mga baril. Sila ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Ngunit kalaunan ay ipinag-utos na lamang ni Pangulong Marcos na ibaba sa pagkakakulong. Sa panahon ng kanilang paglilitis ay pinanindigan ni Ninoy Aquino na walang otoridad ang Military Tribunal sa kaso nila. Ano ang kinalaman at kaugnayan ni Commander Dante at Ninoy Aquino? Ayon sa isang reporter, may nabasa siya sa libro ni Louis Glick, isang dating CIA station's chief sa Manila. Ayon sa libro ni Glick, ay nag-apply sa kanya si Ninoy Aquino para maging CIA. At pagdating ng 1986, nang pakawalan ni Cory Aquino ang lahat ng political prisoners kasama na ang mga leader nito na sina Joma Sison at Commander Dante ay sinundan nila para i-cover ang makasaysayang kaganapan mula sa kampo kung saan pinalaya ang mga leader papunta sa temporary presidential office sa Makati kung saan nandoon si Pangulong Aquino, Rene Sagisag, Joker Arroyo at Doña Aurora. Habang naroon ay binanggit umano ni Joma na karampatan lang na isang Aquino ang magpalaya sa kanila dahil hindi sila magkakakilala kung hindi dahil kay Senator Ninoy Aquino. Sinabi daw sa kanya ni Ninoy na, "Ikaw, Joma, puro kang laway. Wala ka namang armas. Paano mo mapapalitan ang gobyerno?" At sinabi naman daw ni Ninoy kay Commander Dante na, "Ikaw, sugod ka ng sugod. Putok ka naman ng putok. Wala ka namang ideology." Kaya ang ginawa di umano ni Ninoy, isang araw, pinagtagpo sila sa bahay nito sa Hacienda. Sa sariling salita ni Joma, doon ipinanganak ang CPP-NPA. Nang mahuli si Ninoy Aquino pagkatapos ng martial law ay sinabi ng mga tao na violation of human rights. Ngunit siya ay nasampahan na maraming kaso kasama na ang pakikipag-ugnay niya sa CPP-NPA. Isang taon matapos nilang makalaya sa pagkakakulong ay bumuo ng isang partido si Commander Dante kasama ang ilan pang mga makakaliwa. Binuo nila ang Partido ng Bayan o PNB at tumakbo para sa pagkasenator si Commander Dante. Ngunit, hindi pinalad na manalo. Sa parehong taon ay pinagtangkaan ang kanyang buhay. Pinagbababaril ang kanyang sasakyan at hinagisan ng granada. Namatay ang dalawang kasama niya dito habang ang dalawa pa ay sugatan. Si Commander Dante naman, bagamat hindi tinamaan ng bala ng baril, ay tinamaan naman ng mga piraso ng granada. Sa katunayan, may 3 pinaso pang nakabaon sa kanyang likod, magpasa hanggang ngayon. Taong 1988 ay bumalik si Commander Dante sa Kapas, Tarlac at nag-focus muli sa pagsasaka at itinayo ang People's Livelihood Foundation Tarlac Integrated Livelihood Cooperative o PIL o PILFTILCO. Isang kooperatiba na naglalayong tulungang wakasan ang kahirapan. Ngunit, noong taong 1991 ay sumabog ang Mount Pinatubo na siyang lubhang sumira sa malalawak na lupain sa Luzon, kabilang na ang Tarlac. Hanggang dito na lang kayo, anong masasabi nyo kay Commander Dante? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.